blue rice. Ito na. Turo ko na kung paano. Gamitin na po natin yung blue turnip na flour dahil ito po ay may maraming benefit. Hugasan po natin. Ito po yung una natin gawin. Hugasan po natin ang ating blue turnip or tinatawag sa blue turnip. Hugasan natin ng maayos para mawala yung kanyang mga insects kung meron man or yung mga dumi-dumi yung galing sa hangin. So yan, wash natin ng maayos. Well, nag-wash po tayo nitong ating blue turnip. Ano, papakulo na po tayo ng tubig para makukuha natin yung kulay niya na blue. Ayan na. Hugasan ng maayos. Pagkatapos natin hugasan, lagay natin. Sa akin, lagay ko sa pichil para makuha ko yung kanyang pagka-blue. Yan po yung number 2. Dahil 4 na cups of rice ang lulutuin ko, 4 din yung cups na tubig yung ilalagay ko, yung hot water. Then, i-leave po natin siya ng mga 5 minutes. Or kahit mga 3 minutes. Ako, tanggal na may blue na po siya. So, ayan, tapos na. Ayan. At i-strain po natin para makuha yung bulaklak. Huwag isali yung bulaklak sa pagluto ng kanin. Ayan. Iwan muna natin mag... Ano muna tayo ng rice. Mag-kilis. Hindi saya. I don't know in Tagalog ano yung kilis. Sa amin, twice lang namin siya binabanlawan yung rice. Para hindi naman mawala yung kanyang sustansya. So after, pagkatapos, ilagay na natin yung ating tea, yung na blue na na water from blue turnati or blue turnip. I-level lang natin para maganda yung pagkaluto ng ating rice. And ayan na. Pagkatapos nito, isa lang na natin ang ating rice cooker. So, ito na. Tapos na siya. Lagyan natin sa rice cooker. And, huwag kalimutang ipitik ang ating rice cooker. Baka di maluto. Tada! Ayan na. Luto na siya. That's all for today's video. Thanks for watching. This is Manai Tinang. Please don't forget to like, share, and subscribe. And please hit the notification bell for you to notify to my next video. Thanks for watching again. Bye bye bye. Bumbong rice, opat na. Oh.